Guys, welcome to our channel. Welcome back. Dito tayo ngayon sa farm ni Boss Wilson. Ayan. Okay. And source ng tubig nila dito, guys, is flowing. Ayan, oh. Nature, oh. Unlimited water. Inom. Ayan, oh. Tapos, pupunta tayo ngayon sa kamatis na tanim nila. Dito tayo ngayon, guys, inibisita natin yung farm nila ni Boss Wilson at Carlito. Dito, guys, sa South Cebu. Grabe, no? Bata ng pabata ang mga nagpa-farm ngayon. Ayun, kausapin natin sila, guys, sa mga diskarte na ginawa nila, para meron tayong matututunan at maka-inspire ng marami pang farmers dyan sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Yes! Grabe! Ayan! Okay, tara! Pwede lang natin doon. Oh, kaway-kaway mga idol! Kaway-kaway! Ayan o! Kaway-kaway, moral sa panay palaboy. Parang mga artista. So guys, andito kami ngayon. Nakikita nyo naman. Grabe, sobrang maraming bunga. Ayan o! Lalaki ng bunga, no? At si Boss Carlito at saka si Boss Wilson, corpo sila dito. Nakailang harvest na kayo, sir? Panglima. Panglima. Nakapanglimang harvest na sila. So, sa unang harvest, mga ilan yung ilang kilo ang nakukuha? Kami no? Ng 24 kilos for harvest selection. 24 kilos selection yun. 24 kilos. Ng bunga. Pangalawang harvest, pangalawang harvest, 130. So parami ng parami. Times 10? Pangatlo? Pangatlo, 154. So sa panglimang harvest, ilang kilo ang total na na-harvest nyo? Pang-apat, nakakuha kami ng 591 kilos. No? Pang lima, medyo bumaba kasi advance namin kuha kasi may okasyon fiesta. Kuha kami ng 519. Kahapon. O, pang limang harvest yun. Grabe, nasa guys. Nasa 1,475 yung na-harvest namin. So, para malaman ng mga nanonood ngayon, doon sa tag 500 kilos sa isang harvest, ilang puno ang tinanim niyo, sir? Nasa ano na to? Nasa 2,000. 2,000? 2,000 kapuno, no? 2,000. Yeah, may nasisira. Lagay na lang natin nasa 1,900. So mga more or less 1,900 kapuno kasi yung nasisira. Hindi. Nagsusurvive. Hindi. Marami talaga kasi ba perfect yung ano. May mayroon yung masisira. Sir, pwede niyo ma-share kung gaano ba kahirap or kadali magtanim ng kamatis? Mahirap ba siya o madali lang? Pag may passion, madali lang. Kasi pag may passion. Marami talaga naman tayong mga kaibigang farmers na pwede natin pagtanungan. Tama. So, wag lang talagang mahiya sa mga nagtatanim. Nagbibigay yan kasi ng kami, mga beginners, kaming farmer. Mga beginners? Since kami sa pandemic lang kami nagsimula. Nakita namin ang farmers na ang farming na parang may pera at kawalan ng stress mo. So napag-desisyonan nila na mag-farming dahil sa pandemic. Ayun, klaro na siguro 'to din, no? Ayun. Dahil sa pandemic, nakapag-decide sila mag-farming, nakakawala daw ng stress. Grabe, no? Guys, makikita nyo naman dito, sobrang dami pa ng bunga. Sir, mga ilang harvest bago mamatay ang kamatis? Depende sa pag-aalaga, sir, kasi sa amin kalimitan dito, fifth harvest, wala na, last na. Fifth harvest? Nakalimang harvest na kayo, marami pang bunga. May maliit pang bunga. May ano pa? May kasunod pa. May kasunod pa. So ito, mga pang-anim na harvest, mga ilang kilo kaya abutin? Kung pagpalasihan yung last harvest, posible kasi na mas marami pa noon. Okay, kasi marami pang pahinog, oh. Ayan, pakita natin yung mamaya, guys. Siguro, sir, nasa 400 kilos. 400 kilos, pinakamababa. 400 to 600.
400 to 600 guys, grabe. Nasa no? One fourth ng ano ng puno nila, 2,000. So sige. Ito yung pinaka gustong malaman ng mga viewers natin dito. Ayan ha. Gusto nilang malaman is magkano ang total na kapital na inilabas nyo bago kayo nakapag-harvest? Sa akin, kasi magkano yung sa akin, kasi may record kami sa ano. Yung total na nagastos nyo. 10,000 plus, mga 10,600. Sa akin, 12,000 plus. So, 10,600, 12,000 plus, sabihin nasa natin. Nasa 23. Overall, 23,000. Guys, 23,000 lang. Sabihin natin 25,000, no? Kasama na yung hindi na, kasama na yung red horse siguro doon. yung balag dito. Yung sahod namin sa pag. Oh, kasama dito na, labor. Yung labor, balag. So sabihin natin, nakakatipid kami sa labor kasi kami dalawa mismo yung nag-hands-on sa yeah. So more or less mga 23,000 yung capital. Depends kay tapos sa ano, tuloy-tuloy ba ang abono right nag-harvest na? Tuloy-tuloy. Insan nga hindi namin naabunuhan kasi grabe ang ulan, hindi kami makapag. So pag masyadong malakas ang ulan, hindi kayo nag-aabono. Nakaabono kami last sina side dress lang namin. Ah, side dress, kasi no? Basa yung ano, yung dito. Yeah. Malamig ang panahon, baka ano, tawag ka ng malagas ba din? So from first harvest, second, third, fourth, naka fifth harvest na kayo? Bawi na ba ang capital? Or sobrang bawing-bawi na? Sobrang bawing. Sa base aming record, pang apat na harvest, bawi na, may konti ng gain. Grabe no. Guys, ito ang tanong natin. Yung panglima, ano na yun? Sahod na namin yun. Wow, grabe, sahod kasi na no. Kasi sa aming record, sir, may gross income na kami na 49,000. Wow! Gross pa lang yun. Gross? Hindi na sama. So, gross income na 49,000. 49,000 guys, tanggalin natin ang 23,000 na capital, profit na. Tapos meron pang marami pang bunga. Marami pang may maliliit pa. Yeah. Yung price doon is nasa 30 to 40. So parang ano lang no, parang katuwaan lang ninyo na magtanim, tapos walang ibang magawa kahit sa pandemic. Tapos may pera pala sa pwede farming. Pwede full-time ang farming na nasa farming ang pera. Yes. Pwede. Pwede full-time. Kung may passion ka lang siguro. Oo naman. Kasi pag mag-farming ka lang niya, wala kang ginagawa. Kasi lahat naman ng gagawin natin, kailangan samahan mo ng passion. Kahit sabihin natin na tindero ka sa isang tindahan, kailangan may passion kasi pag wala, tulog-tulog ka lang yan. Kasi nangingilangan din to ng alaga. Oo. Ito. Para ding tao. Para sa mga gustong magtanong, ano mga fertilizer na ginagamit? Nag-try kami na gumamit ng halos yara product. Halos yara product? Pang foliar to granule fertilizer. Foliar to granule. Pag sinabing foliar, spray ba 'yon? Oh, direct sa ano, sa direct sa dahon. Sa kuan, sa tangkay, ito kasi sa plants mismo. Kasi yung dahon, ito mismo nagke-create ng pagkain ng tanim. Okay. Oo. No, mayroong kuan at stomata dito sa kuan. Pag bumubo kayong stomata niya, kinakain yung fertilizer. Foliar 'yung tawag. Oh, foliar 'yon. Pag granules, nilalagay sa malapit sa puno. Malapit sa puno, pero mga 5 inch, no? Mga 3 inches. Sa side dress. Pero ang practice namin ngayon, nag-drenching kami every time na mag-fertilizer kami. So pag sinabing drenching, ididilig. Ididilig. So yung fertilizer, hinahalo siya sa tubig. Hinahalo sa tubig. Yeah, ididilig mismo namin sa puno. Sige. Guys, para mag-guide kayo, lagay natin sa description. Nasa description yung ilang gaano karami ang ihahalo sa 16 liters ng kasagara, no? Sa amin, 200 liters. 200 liters? 25 liters. Kasi isang gram ginagamit namin. Yung malaking drum. Okay. So ano ang ratio ng fertilizer? Based sa technician na bumisita sa amin. Yara technician. Na-advise niya na 2 kilos per 200 liters. Dami, napakatipid. Anong yara yun? Yung
Yung first na calcium nitrabor. Unique 16. Unique 16 triple 16. So, 14 na nitrogen, 14 na phosphorus at 14 na potassium. Balance. So, meron tayong complete 14-14 no? Complete 16-16. Ah, 16-16. Same lang na complete yan pero ah, okay. Same yung, lang yan. Then ay naluan ang kuan. Naluan ang isang kilong nitrabor. Dahil ang nitrabor ay may element ng calcium at boron. Ah, calcium at boron. Yan ang nitrabor. Ang calcium pang palakas na ano ng mga shield sa halaman. Wow. Bago ko 'yon. Ayun, no? So guys, at least meron tayong na-discover, no? Kaya maganda makipag-usap sa mga hands-on na farmer talaga. Most especially sila, naturuan sila, nakausap nila yung technician ng Yara, no? Yara. Wow, may sponsor sila, oh. Ng Yara. Ngayon, ang isa pang tanong is paano kayo napunta sa farming? Hilig niyo ba talaga 'to or may nagturo sa inyo, may nag-udyok, may nagtulak sa inyo na mag-farming o talagang kusang loob? Ikaw mo muna. Sa akin po, simula hindi pa ko nagtatrabaho sa kuan sa city. Mahilig ta pasyon ko talaga ang mag-farming. Pero noon maliit lang kasi wala akong pangpuhunan. Sa katunodong na tumigil ko sa pagtatrabaho din, nakita ko rin kaibigan ko medyo may pira ni may nakahanap lang may pera. May pira, may walang pira, diskarte lang. Puhunan So, dito sa farming may pira talaga basta sipag-atsaga lang talaga. Sipag-atsaga. Wow. Ang gandang words of wisdom yun guys, no? Sipag-atsaga. Sipag-atsaga rin. Panalangin sa kaitasan. Panalangin. So hindi naman kailangan na malaki talaga ang puhunan, no? Hindi na kailangan na malaking puhunan. Kahit kunti lang. Ano ang nag-udyok sa'yo na mag-farming kasama si Sir Carlito? Napunta ako sa farming kasi hinahanap ko kasi yung saan ba talaga ako masaya, sir. Maliban sa asawa, no? Maliban sa asawa. Nagtatrabaho ako almost 10 years sa provincial capital. Okay. Nag-design ako kasi gusto kong mag-practice ng profession ba. Kasi para ako, information technology technology graduate or IT. IT si sir guys, tapos nag-design. Nag-pandemic, dito kami sa province. Hirap, mag-start ka ng IT. Pag wala kang mga laptop, connection, hirap. So, nag-ano kami dito, pumunta kami dito kasi sa city, hirap ang buhay. After ko nag-resign ng Provincial Capitol, driver ng motor, angkas. Angkas, diba? Abal-habal. Abal-habal, angkas. Nag-pandemic, naiba yung panahon. Hindi ko alam yung mga PK. Yung mga abono, pangalan ng abono, fertilizer. Yung father-in-law ko, siya yung nag-ano dito, tanim niya, talong. So may talong na to before? Talong. Talongan. Ako siyang gitabangan, sa Bisaya ba? So tinulungan mo yung father-in-law mo? Sa pag-harvest. Abot ang time nga, na yung mga area siya nga, makante. Ako ang gisoy-soy ng tanom. Tanom kong mga, first na kong tanom kay sibuyas. Buyas? Oo, sibuyas. Kakaon. Luya. Luya. Balatong. Luya, matagal yun. Isang taon yun. Ginagpay, balatong. 7 month to 1 year. Pino. Beans. Hanggang sa nalaman namin yung mga high value crop. Nalaman ng kamatis, paliya, mga high value daw yun. Nag-try rin ako ng paliya, pero kaso, madali lang namatay. So marami na si Sir Wilson na tinanim guys, talong, luya, ampalaya. Almost 3 years na siguro since pandemic. So mga 3 years no? Mga 3 years. Pero konti-konti lang. Parang ang nag-uto sa kanila na mag-farming is si pandemic. Si pandemic. Si Sir Carlito naman, ano yung previous job niyo sir bago sa farming? Sa
noon mga simula ko ng pagtatrabaho sa kuha, no, 2016 electrical technician po sa FDR company. So si Sir Carlito is electrical technician, tapos si Sir Wilson naman is IT. IT. Walang siguro itong wirings na ginagawa nila. Oh, ito. Napakalayo talaga sa farming, layo, IT. Oo. Saka IT. Layo, no? Wala dito namang sa farming, masaya talaga. Masaya lang yung farming. Signal ng kamatis ang ginagawa dito. IT. Wow, guys, grabe, no? Napaka-inspiring yung story nila. Ngayon itatanong naman natin, gaano kalawak yung tinataniman nyo ng kamatis para kumita ng 49,000 in span of 2 months, no? For 3 months? Almost 3 months. 49,000? Kasi natanin namin, you know, June 3, nag-transplant. Transplant. July, August. September, magti-3 months ngayon. Ngayong September 3, magti-3 months. August pa tayo, guys. So wala pang 3 months. Pero maganda pa yung grabe, no? So gaano kalawak ang area? Ano kalaki ang area? 2,000? Kunti lang ito, sir. Pakita natin, guys, ha. Pakita ko naman sa video mamaya. Grabe, no? Sige. Sukatin natin mamaya. Mahilan na, no? So habang nag-harvest kayo, ginagamitan pa ng abono? Every week kami nag-drenching. So ganun talaga, no? Every week talaga. Kain kami every week. Sabay-sabay ba 'yon? Hinahalo niyo ba lahat ng abono, ng yung complete, yung Nitrabor? Hindi po. Sa amin sa ngayon nga malaki na may stages. Yara winner ang ginamit at sinaluan namin ng Nitrabor. Sige, first month ng tanim mula pag-transplant, anong fertilizer ang ginagamit? Triple 16. Calcium nitrate. Press lang ba yun sa triple 14? Press lang yun. Ibang company lang yung unique 16. Unique 16 o triple 16 yun? Yung triple 16, may mga kasamang mga microelements. Okay. So in case na hindi available yung unique 16, guys, pwede yung complete na 14. Kasi sa amin dito, ma-complete yung ginagamit, yung ibang mga farmers dito. Advance siguro yun. Wow, galing, no? At least meron silang option kasi nakikita din namin to sa ibang vlog na magamit sila ng Yara. Ganda talaga yung resulta. Galing. Kasi so, mga millennial tayo, hanap tayo ng saan tayo pwede Congrats sa mga Yara, ha? Lagi binabanggit ito, taga Yara, congrats. Grabe, no? Hindi sponsor, pero hindi sponsor. Kung gusto mag-sponsor, pwede naman. Pwede. pwede kayo mag-sponsor dito. So ikutin natin yung kamatis nila, yung taniman nila ng kamatis, ikutin natin gaano kalawak, marami pang bunga. So every week may complete. Tapos complete at saka nitrabor. Nitrabor. Isang buwan 'yon. Depende kung may may bulaklak at may mga bunga na, mga mamaliliit. So pag may bulaklak na, chance ng abono na kami. Ano nang abono gagamitin? Ano na 'yon, mga 1 month. Mga 1 week siguro 'yon. 1 month and 2 weeks. Yara winner na kami. Gumamit kami ng Yara winner. So mga 6 weeks, mamumulaklak na siya. 1 month siguro ata. May bulaklak na. From transplant, 1 month may bulaklak na. Okay. At saka nung mga 1 month and 2 weeks, may Yara na. Gumagamit na kami para masukurtaran yung bunga at saka bulaklak. Kasi sa winner, yung nitrogen na nasa 15. Yung phosphorus is 9. Sige, guys, huwag kayong mag-alala. About 59-20 man siguro yung yung winner. Mas malaki ang potassium. Focus siya sa dahon at sa sa bunga. Sige. So mamaya kukunin natin yung listahan ng paggamit nila ng fertilizer para hindi kayo malito. Lagay natin sa screen para i-post niyo lang, kopyahin niyo ilang linggo gagamitin ang fertilizer mula pag-transplant hanggang pag-harvest. Kung ano yung changes ng fertilizer para may guide, no. In case na gusto nyong sundin, pwede. Pwede. Kung meron kayong ibang diskarte, comment nyo lang down sa comment section below. Sa namin, Para kami rin mismo makakaalam. Parang brainstorming ng mga exchange of kasi actual namin kasi itong exchange of ideas, no. Tara, guys, ikutin natin yung farm nila. Tara, let's go. So ito, guys, ikutin natin yung kanilang farm. Kamatis, grabe, no?
Grabe oh. Ang tanim. Ang labong. So yung bunga, ang lalaki pa ng bunga. Wala pa ang sintro. So mga ano to, mga 500 meters, wala pa. Wala pang 500 square meter, no? Wala. Okay. Mga dalawang duha ka dangaw raman distansya, no? Murat ang nag-drone ba? Para murag na i-drone, no? Okay, namin i-ano, sir, estimate. Oo. Oh, so ayan guys, narinig na natin yung kanilang mga sinishare sa atin. And si Sir Wilson, meron siyang channel, i-subscribe nyo, nandyan sa screen. Boss Wilson TV. Yun, Boss Wilson TV. Bago-bago lang. Mga guys, mga months. Subscribe, subscribe. Thank you. Kung bago ka pa lang sa channel natin, click mo yung subscribe button. Tapos yung notification bell para ma-notify ka sa next video. Marami pa tayong kakausaping mga young farmers na magpapaunlad ng Pilipinas. Yun. Kasi guys, ganito, napakalawak ng lugar sa Pilipinas na walang tanim. So nagrereklamo tayo, bakit mahal ang pagkain? Kasi konti lang nagtatanim. Bakit mahal ang kamatis? Bakit mahal ang bigas? Bakit mahal ang ganito? Ganyan. Kasi konti lang nagtatanim. Marami pa malawak pa. Taniman na lang natin. Self-sufficient talaga. Yes. And today, kailangan natin maging self-sufficient. Kahit anong mangyari, magkakaroon ng panibagong pandemic, buhay tayo. Tama, no? Imagine, from electrical and from IT, naging farmer. Ah, grabe, no? So, salamat sa panonood, guys. Thank you so much. And huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you so much. And kaway-kaway. Ayun. Thank you. May libre pa tayong kamatis. Grabe, oh. Salamat kay Boss Wilson at Boss Carlito. Grabe, ang lalaki ng bunga, oh. Welcome. May libre. Nagawa, ganahan tayong mag-vlog pag ganito, no? Ayan. So, next time, pag sila naman mag-visit sa farm natin, bigyan natin ng sili, syaro, hindi mamula-mula yung nabi kain sili. Ayan. Okay. Thank you, oh. Bigay din sa atin, oh. Wow, grabe. Ayan, oh. Share your blessing. Mga ano blessing to? Blessing niya kay Tasa. Ano ito na pong mabinbahin nun? Mga limang kilo. Oh. Wow. Thank you. Ayan. So, kasama ko rin yung aking father-in-law. Ayan. Yung ating assistant cameraman. Oh. Ayan. Hey guys, thank you. Ayan, oh. Guys, ang tubig nila dito, guys. Good daw kayo. Parang nasarap. Tamis. Ito yung talagang mineral water, guys. Napakalamig, parang galing sa freezer. Ano pa, inom pa. Yan, yung papa ko yan, iinom daw. Unlimited. Yan o. Kabirino. Ang ganda, no? Walang ano to, walang ilinyo. 1980. 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 1980